Magandang araw ulit sa inyo guys. Ngayon naman, may titingnan ulit tayong sasakyan. Ang problema nito guys, yung Honda, madalas mag-overheat. Nagsasabog ng hose, tsaka mga bypass hose niya. Ang pati radiator niya bago na guys. Sumabog na rin. So, dinala sa atin. Laging napupuno rin yung reserve niya. Ang ano ko nito, cylinder head gasket. So ang nangyayari kasi, tinatapon niya na yung tubig, nagkakaroon na ng pressure sa radiator, napupuno na yung reserve tank niya. So ito yung gagawin natin, ang papalitan natin ito guys, cylinder head gasket. Ito yung Honda na PH16, yung engine niya, yung makina niya. So ang gagawin natin, kakalasin ko yung cylinder head gasket, cylinder head assembly, para mapalitan natin ang gasket. Yan kasi ang problema pag cylinder head gasket na nagkakaroon na yung pressure, kasi pumapasok na yung hangin dun sa combustion niya. Ang nangyayari, nagkakaroon ng pressure dito sa mga hose. So kahit magpalit ka ng mga hose na bago, hahanap at hahanap yan ng malalambot na daanan ng tubig na hose. Para sumabog ulit. So ngayon nga, ito nga, radiator niya bago na, yung reserve niya bago na. So titingnan na, yun yung malalalang problema pagka cylinder head gasket na nagkakaroon ng problema. So ngayon, i-start ko, titingnan natin kung mabubulwak yung kanyang tubig. Palalagay lang daw nito. Ayun na, may problema na talaga. Kung napansin nyo kanina guys, start ko, bumulwak yung tubig natin. Yun talaga yung probe na ang problema talaga, cylinder head gasket. Lumulusot na yung hangin sa combustion niya, pumapasok na dun sa daanan ng tubig. So ngayon, yun talaga ang probe na sira yung cylinder head natin, cylinder head gasket. Ngayon, kakalasin natin to. Ang kakalasin natin dito, valve cover, exhaust manifold, intake manifold, distributor, para makalas natin yung ating cylinder head gasket. Ito na talaga yung malalang problema na pag-start mo, bumubulwak na yung tubig dito sa radiator. Nagkakaroon na siya ng pressure, na malakas na pressure. Pag mga ganun, papalitan nyo kagad ng gasket, para halimbawa, bagong radiator nyo, hindi nyo pinalitan na bumubulwak na, sisirain at sisirain lang ulit yan. So ngayon, kakalasin ko na yung buong cylinder head para mapalitan natin ng bagong cylinder head gasket. Unang kakalasin natin ay yung valve cover. You come from outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face. Natin yung ating valve cover. Sunod naman natin yung ating distributor. To win.
natin yung exhaust manifold, guys. Muna natin yung mga accessories, guys, para walang sagabal. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Out on a string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the ground. He just let you go. Shot down with no sound to the... Kailangan lang maging maingat tayo sa mga sakit ng injector. Pagka itong modelo, medyo malulutong na, madaling mabasag. Why even try to justify leaving? Why not just run away? Why even wait and hesitate breathing? Why would you wanna stay? Nothing you say can change the way he feels. Nothing could save you now. So just let this go. Out on a string without a wing flying, no one to hold the kite. He let you go, but still you blow by, oblivious to the height. Check out behind and you will find nothing's holding you to the... Linisin muna natin tong mga case bago tanggalin natin yung cylinder head. Thank you.
Ngayon, kalas na natin yung panggilid, exhaust manifold, injector, distributor. So, ang isusunod naman natin kalasin dito, guys, ay itong camshaft gear. Bago natin kalasin to, itataptid muna natin para magkabit tayo sa pag nagkabit tayo ng bagong gasket. Pag set natin ulit, hindi na tayo mahirapang mag-timing. So, pagkatapos nito, ito na yung mga cylinder head bolt niya. Tatanggalin lang natin. So, matatanggal na pagtanggal natin. Yun na, makikita na natin yung cylinder head gasket nito. So, bago natin palitan, lilinisin rin muna natin yung paglalapatan, yung engine block. Ito na yung papalitan nating cylinder head gasket. Ito yung palatandaan pagkasagad na yung replace. Ito yung right. Nabawasan. Pag nabawasan na yan, wala na. Tapo na yung cylinder head natin. Kailang replace na ito? Kaya isang replace pa lang to. Ito guys yung papa-replace natin. Oo, cylinder head. Ayun, sunog na sunog. Pangato. Ayan. Dito yung combustion, yung hangin. Pag lumusot yan sa daanan ng tubig, yan ang kaka-pressure pag pumasok dito. Daanan ng tubig. Ayun, sunog. Karabihan pa naman itong ESI. Isa nabibingkong yung block nito. Yun nga eh. Nakaano na ako ng radio isang beses. Oo. Yan. Yung gasket niyan guys. Oh. Nice mo kaya. Daming sira. So ito yung papalitan natin. Cylinder head gasket. Pablog. Ngayon, lilinisin muna natin itong paglalapatan ng engine block. Tapos papareface natin yung cylinder head. Ayun guys, kalas na yung cylinder head natin. So nakita natin dito yung angat ng gasket. Yan o, sunog na sunog. Kung mapapansin nyo yung gitna ng cylinder head gasket. So ipapareface natin yung cylinder head natin, masisharp.
kasi bingkong yung head para bumalik sa pantay ulit yung head natin. Ngayon, kaya nagkakaroon ng hangin yung nagkakaroon ng pressure yung tubig natin. Angat na kasing gasket dito. Yung combustion nung piston natin ay pumapasok dito sa daanan ng tubig. Dito guys, ayan. Halimbawa ganyan. Ayan, pagka singaw kasi to, yung hangin dito, yung combustion, pag angat yung gasket o sira na yung gasket natin, dito papasok sa daanan ng tubig yan. Kaya nagkakaroon ng pressure yung ating makina. O kaya nag-overheat, sumasabog yung hose. So ito yung papalitan natin, yung gasket. At tapos na natin siyang kalasin. So sa sunod na assemble naman natin, papakita ko sa inyo kung paano magkabit o paano magpalit ng bagong gasket ng Honda PH16. So guys, sa part 2 papakita ko sa inyo ang pag-assemble ng bagong cylinder head gasket.